kalamang or maikutan. Basically, wala naman talaga tumutumba dito sa dalawa na silang dalawa lang yung magkaharap. Now, Lelia, ang gagamitin ni Hatred, if I'm not mistaken. Alam mo, ang bago lang dito is di natin nakita Amon ni Hatred. I think it's gonna be a golden marquee on the Lelia. Kasi we've seen them utilize this lineup, no? Yung Lancelot and Lelia. Ang purpose ng lineup ito is to have insane amount of skirmishing ability while having the capability of assassinating heroes. First time nag-fist bump yung mga coach. Mm-hmm. First time to. Well, it is what it is. Pilipino laban sa Pilipino. And as we head straight to the Celestial Palace, nakikita mo naman yung pride na nakaramdaman ng mga tao dito sa studio, outside ng studio, and doon sa mga tao na nanonood mismo sa My Singapore. Yeah, honestly, sa lahat ng match na napanood natin, ito ang pinakamahirap panoorin. Kasi hindi tayo pwede bumayas. Dalawang Pilipinong team na yung naglalaro. Ang naglalaban na lang dito is yung mga fans. Pero alam natin sa puso natin, panalo pa rin ang Pilipinas kahit anong mangyari. And we have defended it, pero napakaganda. Napakaganda ng pagkakapasok natin dito. Post ka agad. Relax lang. Hinga lang. Well, hinga lang. Sa'yo. Yeah. We were actually talking about this during one lounge na meron tayo. No? Yung pressure ng audience, talagang factor siya when you're playing the game. Enough about player psychology dito. Let's head straight doon sa ating unang rotations. And as you can see, sinubukan pa ni Wise agawin. Yung Little Wonder, pero si Marky dito using that advantage of a Lilia. Pero si Baloy ang napagtripan. Si Hatred dito nasa may gitna ng lahat at bumabaril-baril si Hatred. He will save Baloyski out. He will take Baloyski out of that predicament. Now, on to the top lane, Oheb dito getting controlled by Marky. Alam mo, kanina pinag-uusapan namin ni Ducky to eh. Si Marky, lagi siya nakakaharap ng opportunity para patayin yung Goldane, yung katapat niyang Goldane, even though hindi naman niya kailangan patayin. And for some reason, laging buo HP niya kapag pinapatayin niya yung katapat niyang Goldlaner. Mm-hmm. At kung papasinin mo dito, Dilarski going to the jungle mismo ng Black Ops International, trying to take down yung orange buff ni Wise. And look at Kyrie, trying to go in, pero napigilan siya nung second skill ng Clint. Kyrie at level 4. Pero yung Phantom Execution ay nagamit na pang gap close. Yeah. Ito yung sinasabi natin kanina, na kahit saan ka magpunta ng mapa against Onyx, laging may nakaambang pressure. And this is because they're utilizing the mechanical skills of the course that they have, especially Marky and Dilar. Lalong-lalo na yung rotations ni Kyrie. Even though minsan parang useless, no? Yung pupunta siya sa isang lane, babawasan yung heroes. And oh my God! Heb! Getting controlled heavily by Marky. And for sure, Midnight, meron na tayo makikitang alalay para kay Oheb in just a bit. Katulad ng sinasabi natin, Haji is there already. Grabe, 2-0 kagad in favor of Marky. Marky on this Lilia is literally something else. Blacklist, they need to address this. Kailangan padali yung Rafaela sa may top lane. Pero again, Butters, may iwan si Wise against the pressure of Hatred. And nakikita mo naman kung gano'ng ka-aggressive yung Onyx PH, even to the point na si Edward din ay umaamba na ng sarili niya sa pack. Pero si Wise dito, at least for him, naaagawan siya ng mga monsters, yeah. Pero hindi siya napapatumba ng Lancelot. Yeah, that's the silver lining naman for Blacklist. Pero again, you have to take note na inuubusan kayo ng resources ni Onyx. That allows Kyrie to just snowball and Wise to have this recovery period wherein Blacklist need to protect him. Pero kailangan din nila protectan si Marky. Interesting matchup at yung galaw ng ating mga players sa mapa. Ito yung nangyayari kapag ka sobrang pamilyar ng dalawang team sa isa't isa. Mm-hmm. Na alam nila kung saan ka aatakihin. Yeah. At aatakihin ka nila sa mga punto or mga points na talagang masasaktan ka ng todo. Oh, like for example, alam nila na okay, walang farm si Wise dito. Most probably, nandito siya sa part ng mapa na to. So we have two options. Either guloy natin si Wise or dahil po protect natin si Wise, nandito sa kabilang part ng mapa. Mm-hmm. Blacklist International, they need to stop the bleeding. Although it's not game-ending on their side, pero yung reactions nila sa mapa ay nag-vary na eh. Kumbaga, nagkaroon na ng certain reactions and Onyx PH, they are making taking advantage rather
of those, sabihin na lang natin yung mga talagang kalamangan nila. Oh. Kaya ngayon, yung Blacklist International, they're having a bit of a scuffle na tutulungan ba natin si OHEB? Yeah. O doon tayo sa objectives pupunta? Tsaka, ano, makikita mo yung level of advanced pressure na ina-apply ng Onyx PH, even just the presence of the hero. Si Baloy dumana ng top lane para lang pakita sa Blacklist na, oh, andito ako. Kailangan yung tulungan to. And the moment na tulungan nyo to, laging may counter movement sa mapa, and that's how Onyx PH moves around the map. Kaya parang yung pakiramdam, sobrang bilis talaga gumalaw. Mm-hmm. Kasi laging may kasunod na steps dahil ito yung alam nilang gagawin mo. At si Edward ay napuntahan na yung kanyang lane. Tinusubukan nila tanggalin yung energy shield outer turrets. At habang natanggal na nila yung torre, ang next na target naman nila ay etong turtle. Ngayon, objective after objective yung side ng Onyx PH. And ito yung tinatawag natin objective lang. Yeah. Walang personalan. Oh, meron siya yung turtle. And this is interesting dahil ang ganda ng effort doon ng Blacklist International to actually disrupt. Actually, that was all Edward, pero yung retribution will secure the turtle for Onyx PH. Alam mo yung grabe yung labanan ng utak doon. Si Edward, dinidikitan niya si Kyrie para mabawasan yung Lancelot. And si Haji, nakaamba na yung Feather Airstrike. Pero si Kyrie, hindi niya rin ginagamit yung Thorn Rose niya. Ina-atake niya yung turtle, sinatsaga niya para pag retry timing na or pag binagsak yung Feather Airstrike, naka-ready siya on the turtle. Mm-hmm. Hindi pa nagkakaroon ng matinding bakbakan dito sa ating mapa. Pero right now, Onyx PH, I think it's safe to say at this point of the game, nasa kanila yung kalamangan. But Blacklist International, alam na alam nila kung paano babawi sa mga ganitong kalaking lamang lang. Yeah. Actually, itong ang lamang na to, hindi naman ganun kalaki to eh. Hindi talaga. Lalo pat may group up pa yung Blacklist mamaya after makuha nila yung first spike on Wise, pero Onyx PH again, sila may hawak na lead ngayon. Pero the problem is, kulang pa sila sa towers. Kailangan nilang i-overtake yung mapa ng Blacklist. Kailangan nilang kunin yung territory ng Blacklist para make sure nila na hindi ganun kabilis yung pag-snowball ng dalawang marksman. Venus though, napaka-compromised ng kanyang pwesto ngayon. They can actually get the kill. Pero oh my Venus, with the extra movement speed. Kyrie? Siya ay makakatakas pero Holy Baptism is there. Kyrie trying to go in. They will secure the kill. Ladies and gentlemen, on OHEB. Habang ang kapalit nun sa baba ay si Dilarski. Yeah, I think if you're Onyx, you take that trade any day. You take the tower in the top lane and you lost the Esmeralda at walang kapalit, walang objective na makukuha ng Blacklist. And again, Onyx PH, this allows them to move even deeper in the jungle of Blacklist. Blacklist International's OHEB is getting 100% control dito sa ating game. Ang question ngayon for Blacklist is how do you alleviate or paano mo tatanggalin? Bro, paano mo tatanggalin yung pressure na yun kay OHEB to the point na nakikita mo si Marky na nag-creepwalk papasok nung loob ng tier 1 turret tapos ang ginawa niya pre bumalik ng Black Shoes nag-moonwalk Edward getting the second kill for his team pero mababawi nila yon and OHEB na naman yung pinaka main target nila dito and OHEB dodging the Thorn Rose. Oh my goodness. Phantom execution ladies and gentlemen but Haji will he get away? Makakatakas naman siya. Oh, Onyx. Just moving around the map of Blacklist. I think for Onyx, you're happy with that. Even though namatay si Marky, it's a good trade. Namatay si Edward and they can take objectives out of that. Sige, fine. Namatay si Esmeralda. Pero si Delar, alam niya yung trabaho niya. Kailangan niyang mamatay talaga dito for something to happen on the side of Onyx. Ito yung tinatawag na tricks of the trade eh. Kung isipin mo, na for Onyx PH, hindi sila takot kumuha ng onting casualties on their end. Basta, nakakalamang sila. Yeah, tsaka may kapalit lagi at lugi lagi sa Blacklist sa trade na ginagawa ni Onyx. And with this is quite unusual para sa akin na nauunahan lagi yung Blacklist International in terms of objectives, knowing that Blacklist International is very much objective-oriented as a team. Yeah. And Onyx PH, yung pagiging split push, the banana split na sinasabi ng ating mga ibang casters, yun yung nagbibigay sa kanila ng opening para kunin yung mga objectives para sa kanila. And right now, it seems to me that Onyx PH is playing the game of Blacklist International. Oh, yung group up na may semi-split push. Kasi again, yung sinasabi natin kanina, may mixture, may essence ng Blacklist, yung lineup, yung ginagawa ng Onyx PH. Nag-group up sila kapag alam nila na, okay guys, di tayo kaya labanan nito. Kasi wala namang reason mag-split push kung hindi kayo kaya ng direct 5v5. So I think for Onyx PH, they realize that. And yun yung sinasabi nating refinement.
ng split position meron sila. Kyrie, tutong baba, one more hit, hindi tatama at hindi enough in damage. Wise, even moving in, para talagang kunin yung kill. But Lilarski is there to keep the members of Blacklist International at bay. Blacklist though, they're doing a great job of, sabihin natin, controlling their jungle at least. Napupush back nila yung Onyx PH eh. Defending their jungle at least. Kasi if you lose your jungle right now, Onyx PH, they'll just control the map here against Blacklist. And hindi na makakalabas yung clean pa rin na rin yung YSS Edward. Marky. Umalis siya gamit yung black shoes. At doon sa point na yun, alam mo, yung kanyang mga bola ay nag-refresh na din. Actually, that was... Flicker. Edward. Came back in and Edward dito ay tutumba. Onyx is keeping tabs on Edward at all times. Bawal mag-split push, sabi ng Onyx PH. Alam namin yan, ganyan ginagawa ni Dilar eh. Sawang-sawa na nga kami, pero wise, ganyan nga kill. Kailangan mag-ingat ng Onyx ha, masyadong nagiinit na. Si Wise dito, nakakuha na siya ng 3 kills. And usually, yung mga comeback wins ng Blacklist International, sa mga pa-pick-off yun eh. Yeah. So right now, Onyx PH, nasa inyo yung kalamangan, pero hindi kayo pwede maging complacent, hindi kayo pwede maging kampante. Kasi Blacklist International, they're getting the things that they need para mag-stage ng comeback. Sila basically yung late game dito, Blacklist International, they perfectly understand that what they need to do right now is alleviate the pressure na dinalagay sa kanila ng Onyx PH and just have complete space for Wise. And as you've said, 3-0 na yung YSS natin, haven't died yet. Oh my God. Maloy. In hatred with the Nibiru's passion at nandito sa loob, si Kyrie trying to go in. Phantom execution! Oh. Sa pinakaginta! And look at this, Flicker out! Napakagandang move galing kay Haji! And pinapakita sa atin ng mga players ngayon yung kanilang mechanical skills. Black shoes paalis at moonwalk palabas. Grabe, sabi ng Onyx at Blacklist mo, BTK, manood kayo dito, ganito maglaro ng MLBB. Yung mga mechanics, si Kyrie, nakita natin yung nakailang dash siya, papasok, and making sure na hindi niya basta-basta gagamitin yung Thorn Rose para may pang-out siya. And here is the Oppo instant replay. As you can see on the map, what happened here? Look at this again. Kyrie with the initiation against the YSS. Nakapag-flicker si Haji pabalik pero dinodge na naman yung isa pang feathered airstrike with the Thorn Rose. Sobrang ingat ni Kyrie sa pagpindot ng kanyang mga skills and laging calculated. May reason bakit niya pinipindot yung mga to. Minsan, hindi niya gagamitin yung skill even if it means losing the kill. Basta, buhay siya. Blacklist International. They are keeping tabs din doon sa members ng side ng Onyx. Onyx, gustuhin man nila dito talaga na kontrolin na yung mapa pero hindi binibigay ng Blacklist International yung opportunity na mapasa kanila ito. 12-minute Lord. This is actually a level 2 Lord. Let us see. This might be the first major team fight of the game. Marky humarap. Black Shoes paalis. Pero nandun si Phantom Execution. Nandun si Kyrie. And Kyrie is going to town. Haji, ladies and gentlemen, sa may pinakalikod na ng tore, talagang hinahabol na nila dito si Edward and Oheb trying to deal as much damage as possible and Oheb gusto pa lumaban. Grabe, Onyx PH, they know na ang priority nila dito sa Lord fight is patayin yung jungler ng Blacklist kasi siya may retry and nag-hero lock ang Onyx PH. Blacklist International, they just didn't have enough firepower to deal with Onyx PH at the current moment. Pero again, remember, they are still the late game. Late game, late game. Yan ang gusto ng Blacklist International. Midnight, what is the current state of the game? What is needed to be achieved by both teams dito to secure the win? Currently, Onyx PH, sila pa rin yung may hawak ng game, pero they have to move fast. Kasi yung lineup nila, nag-expire to. Probably around 15-16 minutes. That's the time that you're looking at for Blacklist International to finally able to take a 5v5 engagement against Onyx PH. Guys, ang daming influencer na nangako ngayon na... Ang daming influencer na nangako ngayon na kapag ka nag-champion ng Pilipinas, ay may gagawin silang kakaiba. Oo. Pero tingin ko ngayon, nagkakamot na sila lahat ng ulo. At si Edward. Hoy, pumasok na, mamaya natin pag-usapan 'yan. Edward. Oh my God, hatred. And hatred with the virus passion. Napakaganda ng mga pwestuhan. Pero yung disengage from Blacklist, peke lang pala. Edward going in. Niyayakap niya sila Baloy. Ski talagang iniipit niya. Pero Oheb goes down. Kyrie Mania is running wild dito sa M3.
Edward, hindi. But the boss, Onyx PhD, they still want to fight. Pero super healthy pa nung Uranus natin and Blacklist International. They switched gears. Mamaya na tayo mag-Lord Torre na muna. Pero ito ah, Midnight. Napapansin mo ah, yung Onyx PH, nakakuha sila ng pick-off. Mm-hmm. Pero, hindi nila tinuloy yung mismong Lord. At dahil hindi nila tinuloy yon, Blacklist International, nakahanap pa sila ng mga Torre. At ito yung sinatawag natin eh. For Onyx PH, naging dominating sila doon sa may first part ng ating game. For the second part, etong 14-minute mark, nakikita mo yung resilience ng Blacklist International naman na ayaw nila basta-basta ibigay yung game number one. And this is literally the story of the upper bracket, lower bracket journey na naganap for these two teams. Muntikan na si Kyrie sa may top lane. He has low HP and Blacklist. They know this. They instantly go to the Lord. Pero si Kyrie mag-re-regen lang onto the green jungle creeps. Pero Wise already mounting the damage onto the Lord. Naka-immortality na rin yung Wise. Ang init ng bakbakan na meron tayo ngayon. Hero! Aloyski naipit dun sa may gitna. Dilarski trying to bail out his ally. At andito na sila, Haji. My goodness. Perfect position. Napakaganda ng chase down na ginawa dun ni Edward. Dilarski dito going down. Oheb going ham. Tutumba dito si Edward. Pero still, at the hands naman ng Blacklist International, si Kyrie ang tutumba. Hate, siya yung gusto ulihin dito. Dilarski and Hatred, sila ay tatakbo. Pero si Haji, nandito para sa execute. And Haji, oh my goodness. Itong player na to, na-handle mo siya dati. Ano yung growth na meron siya ngayon? Nakikita mo naman, nagwawala dito sa M3. Haji has perfect mechanical skills. That's already a given. Pero with Blacklist International, what they have is perfect understanding of how macro mechanics work. Blacklist International, again, they knew. Kanila na yung Lord. Onyx PH, wala si Kyrie at that moment. Low HP siya. Edward, even using the flicker para mapuntahan yung backline Onyx PH. And si Haji rito, hindi niya basta-basta ginagamit yung Feathered Airstrike against some heroes on the side of Onyx PH. Nire-reserve niya yun for the key heroes na meron sila. Kailangan niyang bawasan dito is yung Lilia at pati na rin yung Lancelot. Blacklist International, Onyx PH, as you can see on your screens right now, si Edward ay nakaupo ng tuwid. Dati pag umuupo yan, paisi-isi lang. Natagilid. Nakikita mo na sa kiyoso na sila eh. Oo. Sabi ng Blacklist International, ano talaga ito eh? Yung tingin namin na makakapagpaupo lang kay Edward ng tama, Onyx lang talaga. Ito yung respect talaga na binibigay mo sa inyong nakalaban nung MPL. You have to respect Onyx PH. And ito yung level of respect ng Blacklist International. Talagang late game. Late game tayo, lumaban tayo ngayon. And this is why Blacklist International, they are the Philippine conquerors. Kinonquer na nila yung Pilipinas. And they're showing you just why Blacklist, kahit mawala pa si Oheb ng tatlong, magkaroon si Oheb ng tatlong deaths sa early game, kayang-kaya nilang bawiin yan. And they're just showing you how they do it. And this is a clinic on textbook MLBB. Nothing too fancy. Pero Blacklist, they're making it work. At nandito sa may pinakagitna, Baloyski, talaga nagkakaipitan na. At nandito si Marky with the black shoes, napakasakit ng damage. Oh, Kyrie! Baloyski goes down. Oh, Wise! Tutumpa dito, pero nagkamulihan. Lancelot goes down sa kamay ni Haji. Pero tutumpa na rin si Haji dito. Meron bang damage output na sapat ng Onyx PH? Baka i-take down si Edward. Hindi nila ipipilit. Oheb. Habang na si Oheb sa may pinakalikod. Oh my Venus, binabantay niya si Oheb para makapag-fight ng todo. At tutumba na si Baloyski. Napakasakit na. Damage. Napakakatina ni Oheb. Hindi na nakakatuwa. Ito sabi ng Onyx PH, masyadong masakit. Yung Clint ng Blacklist International, Hatred will try his best to clear the minion wave. The PH conquers indeed holy baptism. Si Dilarski nasa may gitna trying to force back Blacklist International para hindi sila makapunta sa death push. Oh my Venus goes down. Edward nanganganib pero si Oheb dito napakaganda ng positioning talaga. Pero Edward gusto pa. Okay, practice lang. Grabe, oh my God. We're watching the best of the best watchers. Grabe yung batuhan ng skills. Did you see how Haji was able to take out Kyrie nung pinatay nila yung YSS? Laging may trade eh. Palitan lang. Ewan ko na, ang action pack naman netong larong to. From minute 1 up to minute 19 na mangyayari pa lang. Parang hindi tumigil yung action eh. Oo. The thing about Blacklist is that yes, they control the late game. They're the better scaling lineup.
Pero ang meron naman ng Onyx PH is yung immense tower defense na hawak nila. They have the Beatrix and they also have the Lilia. These two heroes can clear minion waves in under a second. Wise? And Wise, nakita niya si Balawiski, sabi niya, hello former teammate. At magagamit niya yung Traceless para hindi siya maapektuhan nung mismong sipa nung Circling Eagle. Doon sa may baba, nakikita mo si Kyrie just trying to control the lanes. Ito na yung disadvantage na meron yung Onyx PH. Napag-usapan na natin to kanina, Blacklist International. Kaya nila mag-stage ng kanilang comeback given the right opportunities for pick-offs. Yeah. And those pick-offs, lumaki ng lumaki para sa side ng Onyx PH. And right now, they find themselves on the shorter end of the stick. Alam mo, si Onyx PH dito, the only thing that they need to do is take out the YSS and the Clint. But the problem is, it's being repelled by the Rafaela alone. Si Omay Venus, laging nakaprotekta rito kay Oheb. Si Wise, of course, meron na siyang Traceless, so hindi niya kailangan intindihin yung hero na to. It's just a matter of dealing with the Lancelot or Kyrie beside of Onyx PH. Pero si Edward, nasa may pinakaharapan, Marky forced to use the black shoes. Kung iisipin mo dito, looking at their ultimates, dalawang ultimate ang nawala sa Onyx PH. Well, actually, for the side of Blacklist International, dalawa din. Mm-hmm. Pero kasi, yung para sa akin, yung ano, ulti nung ano? Mabibilis lang Shin, eh. Oh, mabilis lang. Pang-vision talaga kasi. Pang-vision talaga yan. Pero actually, meron pa siya ulit dito. This is the best of Blacklist. Oh! Pero yung ano, sakit ng damage output. Under our skin, medyo nauntog. Medyo nauntog at yung buhay dito ng side ng Onyx PH masyado nang mababa. Edward! They have to get back. Kyrie trying to go in for Wise pero yung kanyang mga skills dito ay nagamitan ng Wind of Nature. Tutumba si Aitred, tutumba si Tinarski. Pero si Kyrie, sinubukan magwala pero I don't think that's enough. And that is game number one secured by the side of Blacklist International. Grabe ang Blacklist. Very masterful performance from Blacklist. Dissecting Onyx PH. Okay lang yan. Damayan mo ko sa boses ko. Pero ito pa rin yung ano, ito pa rin yung signature Blacklist battles eh. Walang nagbago dito. This is just them realizing, okay guys, ito yung timing nila. Ito yung timing natin. Hindi natin kailangan magmadali. We just delay Onyx PH. And pag pumasok na yung timings natin, that's the time that we actually go all in. At yung sinasabi natin, the PH Conquerors, Blacklist International, ang daming nag-doubt na kaya nila sa in the international stage, pinatunayan nila na yung mga doubters na yun ay mali, na kaya din nila mag-dominate on the international stage, and right now, they're just showing you a masterclass on how to dominate yung ating local scene. Well, actually, itong laban na to, laban local scene to eh. Oh, mind you, Onyx PHS, local scene yung labanan. Pero when they moved on to the international stages, mas na-refine pa nila yung pag-split push nila. Diba nakalagay sa keys to victory nila yung perfect split push? I think at this point, the split push is not enough. This is the better version.